Mga idol, ang pagkukwentuhan nga natin ngayon sa ating bagong video ay ang ni-request mismo o tinanong sa atin ng ating viewer patungkol sa napakainit at pinagdedebatehan ngayon na load management sa NBA. Siyempre, di na nga natin yan palalampasin pa dahil ipapaliwanag nga natin kung ano nga ba talaga ang tinatawag nilang load management na mas umugong pa nga ng pagpahinga-hinga po ng Los Angeles Clippers si Kawhi Leonard laban sa Milwaukee Bucks noong nakaraang araw. Siyempre, marami nga dyan ang nag-react, especially nga daw si Michael Jordan na pinaringgan mismo si Kawhi Leonard at ang Los Angeles Clippers patungkol sa sinasabi nilang load management sa kanilang prangkisa. Kaya tara na mga idol, simulan na natin to. Umpisahan nga natin ang pagpapaliwanag kung ano nga ba talaga ang tinatawag nilang load management na problema ngayon ng NBA. Well, sa hindi nga po nakakaalam, ang load management nga po ay isang paraan ng mga NBA teams na pagpahingahin o bawasan ang workload ng kanilang mga players upang maiwasan ang hindi inaasahang injury at ma-maintain ang kanilang magandang kalusugan. Sa ganitong paraan nga mga idol ay binabawasan nga po ng team ang training at games ng kanilang mga players upang makapag-recover sila ng mas maayos at makapaglaro ng mas matagal. Hindi naman nga sa atin bago na 82 games nga po ang nilalaro ng kada kupunan sa NBA regular season. Dagdagan mo pa ng mga preseason, exhibition games at lalong lalo na ang postseason games na panahon kung saan lumalabas ang pagiging tunay na competitive ng kada kupunan. Pero paalala ko lang muli mga idol, hindi na nga po sa basketball ginagawa ang ganitong estilo. Pwede rin nga itong gamitin sa lahat ng manlalaro sa kada sports. Ngunit ang load management nga mga idol ay mas kilala dahil sa mga nangyayari ngayon sa NBA. Ilan nga po sa mga NBA players na nakita nating ginamit ang load management upang makapagpahinga ng mga laro ay sina LeBron James, Anthony Davis, Joel Embiid at mismo si Kawhi Leonard. Kung malalaman ninyo mga idol, lahat nga po ng kanilang rason ay patungkol sa mga natatamo nilang injury. Pero hindi lang nga dyan natatapos dahil pwede rin nga itong gamitin upang mas maging competitive pa ang kanilang mga players sa kanilang mga susunod na laro. Kagaya na lamang po mga idol ng ginawa ng Toronto Raptors last season kay Kawhi Leonard na pinagpahinga ng 22 games upang sa pagdating ng postseason ay mas fresh nga po ito at mas competitive syempre. Nakita nga natin na napaka-epektibo nga talaga ang naging estratehiya ng Raptors noon dahil sa pagkasungkit nila ng kampiyonato. Ngunit sa pagpunta nga po ni Kawhi Leonard sa Clippers, parang nababahala na nga po ang marami, lalong-lalo na ang NBA sa ganitong sistema. Bagamat nga mga idol na patunayan ng napaka-epektibo ang load management, marami pa rin nga po mga tao ang may ayaw sa tinatawag nilang load management at noong nakaraang buwan lang nga ay nagsalita nga po si Kobe Bryant laban sa pag-aabsent ng mga players dahil sa load management at sinabing ang naiisang oras lang nga daw na hindi siya nakapaglaro sa NBA season ay noong hindi na niya nakayang maglakad pa at kung kaya naman nga ng ibang mga NBA players na maglakad at mag-perform, nararapat lamang ang maglaro sila sa kanilang game. Pero kung susumadahin nga natin ng mabuti, si Bryant nga mga idol ang nag-iisa ring player sa NBA na kinakailangan sana ng pahinga o load management sa kanyang karir dahil nagtala nga po siya ng napakataas na 42,377 minutes sa kanyang buong karir sa NBA. Hindi na nga dyan kasali ang lahat ng kanyang mga practice. Bukod rin nga po kay Kobe Bryant, hindi rin nga po nag-agree si Michael Jordan sa hindi paglalaro ng mga NBA players gamit ang load management matapos ang naganap na pangyayari sa kupunan ng Los Angeles na pagpapahinga ni Kawhi Leonard dahil sa back-to-back games nito. Ayon nga po sa kanya, wala nga daw pong off game sa mga players ng kupunan niya sa Charlotte Hornets. Sinisigurado rin nga po nito na hindi sanay ang kanilang mga players na hindi maglaro ng back-to-back games para sa kanilang team. Palagi nga daw pong sinasabi ni Michael Jordan sa kanyang kupunan na binabayaran nga po sila upang maglaro ng 82 games kada taon at hindi para lamang magpahinga. Sumama rin nga po ang ating reigning MVP na si Giannis Antetokounmpo sa may mga ayaw sa load management at hinding-hindi nga siya papayag na magrelax lamang habang ang kanyang kupunan ay nakikipaglaban. Sigurado ngang bukod sa mga NBA players, pati rin nga po ang mga fans ay naapektuhan rin ng load management ng NBA kagaya na lamang ng laban sana ng Clippers at Bucks na kung saan maraming umaasa at nai-excite doon ng mga NBA fans na makikita nilang maglalaro ang dalawang ace player ng kupunan pero sinira lamang ito ng tinatawag nilang
load management. Marami nga pong nadismayang NBA fans at minsan pa'y nawawala ang pagiging competitive ng mga koponan. Pero wala nga tayo dyan mga idol magagawa hanggat hindi binabago ng NBA ang kanilang rules. Ngunit huwag rin nga tayo mag-alala dahil sabi ko nga mga idol, estratehiya ito o paghahanda na rin sa darating na playoffs dahil napakahaba nga po ng season. Marami pang pwedeng mangyari sa kanilang koponan at gusto nilang makasigurado na buong-buo ang kanilang koponan, especially sa mga championship contender dyan kapag dumating na ang totoong laban sa postseason ng NBA. So that's it for today's video mga idol. Once again, I'm your J-Zone TV. Don't forget to subscribe mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo mga idol.